Mr. President, Madam Lily. Magandang araw, Eloisa. Gutom na si Mr. President. Pagkain, yung mga pagkain. Opo, opo. Elizabeth ang pangalan noon. Upo na. Nadinig mo ang buo. Bakit tinawag niya akong Eloisa? Magaling na ba talaga si Mr. President? Baka nalito lang. Kasi matagal na tayo hindi nakikita, di ba? Naku ang buo. Mag-isip ka nga. Hindi dahilan yun para makalimutan niyo yung tunay kong pangalan. Naku, nag-aalala na rin talaga ako. Iniwan mo ba yung utak mo sa kwarto? Iilan lang kasambahay. Nakalimutan mo pa ang pangalan? Kung makakaalis lang tayo dito, papakalala sana ka to sa mga magulang ko eh. Hmm? Ako? Ipapakalala mo sa mga magulang mo? Hmm. Siyempre kasi, ikaw lang naman yung nag-iisang lalaking tumulong sa akin dito. Nag-alaga sa akin. Nagbigay sa akin ng pag-asa. Diba, yung tatay mo yung executive secretary? Eh, mataas ata yung posisyon nun sa gobyerno eh. Yung papansinin nun, sino ba naman ako? Ako, Patrick, hindi. Hindi ganun yung daddy ko. Hindi naman siya matapobre. Alam mo ba sa totoo lang, pag nakilala ka nun, tsaka nung kuya ko, magkakasundo kayo nun. Ang paboritong ulam ni Mr. President Oscar, sinigang na hipon. Oscar, kumain ka na. Ano tinutunga-tunga mo siya? Wala po, madam. Ricardo, hindi ba mahirap sa'yo na iniwan mo yung dati mong buhay? Mahirap. Siyempre, yun yung nakasanayan ko. Ang maging alagad ng batas. Ang mahirap pa sa akin, iniwan ko ang lola ko. Naawa nga ako sa kanya eh. Kasi napakarami niya ng sinakripisyo para sa akin. Meron pa kaming anak ni Aliana, si Letlet. Wala naman kami magagawa eh. Hindi namin siya maaaring isama. Ayoko nang idamay sila. At mapahamak pati ang buhay nila. Pero alam mo, Makoy, sana balang araw matapos din ang lahat ng ito at makabalik na ako sa serbisyo. Sana nga, Cardo, makabalik ulit kayo sa pagiging pulis. Sana. At sana, balang araw, kapag pulis ka na, magkita rin tayo. Sige ba, Cardo? Dahan-dahan lang, ha? Oo, ito. Dahan-dahan lang. Ayan. Pamamaya. Mukhang matamis, eh. Dahan-dahan lang. Yeah. Sapa. Sapa. Dali! Ah! Uy! 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 Ano? Dahan-dahan lang. Okay, ayos ka lang? Okay lang. Masugatan ka ba? Hindi. Okay lang, okay lang. Okay lang ako. Na ako dun, ha? Alam mo naman ngayong masasaktan ka, eh. Eh, bakit ba kasi, ayaw mo akong masaktan? Siyempre, importante ka sa akin, eh.
Paikot-ikot lang naman yung pinag-uusapan natin dito. Kanina pa paulit-ulit eh. Bakit pa kasi hindi mo na lang sabihin? Ano ba, gusto mo ba lumayo na lang ako sa'yo? Gusto mo ba yan? Anong gusto mo? Sundin ko na lang yung sinabi ni Villaverde na layuan na lang kita. Ganun ba yung gusto mong mangyari? Hindi na lang kita papansinin? Eh, siyempre hindi. Importante ka sa akin eh. Pali, bakit ayaw mo sabihin? Hindi na nga. Clarice, mahal kita. Mahal na mahal. Alam mo, Patrick, ayokong isipin mo na cheap akong babae. Kaya inantay ko talaga na ikaw yung unang magsabi. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, mahal din kita. Totoo ba yan? Bakit? Duda ka ba? O, eh, kasi parang hindi talaga pwedeng mangyari dahil napakaganda mo. Hindi naman ako gwapo. Kapakayaman nyo. Ako hampas lupa lang. Hindi tayo match eh. Patrick. Hindi mo naman kasi dapat tinitignan ang pag-ibig ng ganyan. Wala naman sa itsura yan eh. Wala yan sa estado ng buhay. Ang importante, mahal niyo yung isa't isa. Ang importante yung gagawin niyo lahat para makasama niyo yung isa't isa. Ayaw mo ba akong makasama? Siyempre gusto. Handa ka bang makasama ako habang buhay? Ano? Naubusan tayo? Napakatanga mo! Paano pinabayaan ang napakalaking kita natin? Jacob, tinawagan mo na ba yung mga partners natin yung hindi mga kilala ni Lily? Yeah! And more importantly, there are more people who want to invest. At umiisa sa kanila, hindi pa kinausap ni Juan. That is music to my ear. Masyadong mabagal ang supplier natin. Tumataas ang demands. Kailangan natin mas mabilis sa distribution. Hindi pa tayo nagsisimula pinag-aagawa ng produkto natin. And besides, na-prevent natin ang posibleng pamemerwisyon nitong suwan. Ganun talaga nangyayari kapag masarap ang tinitindam mo. Pero dapat, Jacob, mamimili tayo ng pagtitindahan natin. We will only let the best people in. Of course. Alam mo ba kung anong iniisip ko, Jacob? Alawakin at palakihin natin ang ating drug empire habang ginagamit natin si Lily. Pabayaan muna natin siyang makoronahan bilang isang emperor at pagkatapos. Pagkatapos? Pagkatapos, pag malakas na tayo at hindi na natin kailangan si Lily, saka natin naagawin sa kanyang korona at itatapon natin siya na parang isang basa. Ano mo, Patrick? Sa palagay ko kasi, kailangan na nating umalis dito. Ha? Baka kasi malaman nila eh. Ilayo nila ako sa'yo pag layuin nila tayo. Eh, Clarice, antayin na lang muna natin si Sir Cardo na magdesisyon. Kasi diba, nangako naman siya sa'yo na kapag naging okay na yung lahat, eh, papakawalan ka rin niya. Nandun na ako. Pero, ayaw mo ba ako makasama? Okay lang ba sa'yo na ganito yung sitwasyon? Hindi mo man lang ako masolo. Hindi mo man lang ako mayakap. Hindi mo man lang ako malambing. Siyempre, gusto ko itong makasama. Pero kasi, Clarice, hindi ko talaga kayang iwan sila si Ricardo eh. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Alam ko, kailangan rin nila ako. Tsaka sobrang lalim na ng mga pinagsamahan namin eh. Sa Patrick,
Isipin mo mabuti yung sinabi ko sa'yo. Isipin mo. Isipin mo kung paano tayo magiging masaya. Ano nangyayari? Madam, hindi ako makahinga. Ano? Ano yan? Hindi ako makahinga, madam. Sinusumpong yata ako na allergy. Kailangan ko ng gamot. Baka kailangan kong magpa-ospital. Hindi ka pwedeng ma-ospital. Saan ka naman na allergy? Hindi ko sana papansinin yung sinigang na hipon. Kaya lang, pinilit niyo ako eh. Allergic po ako sa hipon. Eh bakit hindi mo sinabi agad? Baka magalit po kayo. Augustus, tumawag ka sa doktor. Painumin nito ng gamot agad. Dali ka na, madam. Dali! Dito ka lang. Yes, sir. Antonio. Sir? Anong nangyari sa presidente? Nadinig ko, inaatake ng allergy na dahil sa sinigang na hipon. Saang lupalop ka ba dinampot ni Renato? Hindi ba uso sa'yo ang paggamit ng utak? Allergic ka pala sa hipon eh. Eh bakit hindi ka gumawa ng dahilan para maiwasan mo yon? Eh, bukod ho sa pinagdidilatan niyo ako, nakita ko yung mga kasambahay na tinitignan ako. Eh, papagdudahan ako eh. Lalo silang magdududa sa nangyari sa'yo ngayon. Sungit talaga niya ni Madam Lito. Parang kontrabidang bruha sa pelikula, no? Anong bruha? Demonyita ka mo. Pero wala pa rin mintis ang sinigang na hipon mo, Aling Elizabeth. Gustong-gusto ni Mr. President. Nilasap bawat nguya. Parang nasa komersyal. Oh, ako pang may kasalanan? Inupakan mo yung hipon? Eh, naisip ko lang naman, Madam, na... Huwag ka nang sumagot! Nagkamali ka pa sa pagtawag kay Elizabeth? Ganun ba kahirap ang pangalan niya para makalimutan mo? Uy! Aling Elizabeth, ano ba? Iisip mo pa rin yung kutub mo dyan? Oo. At hindi ko pa rin makalimutan na tinawag niya akong Eloisa. Imposible naman na makalimutan niya yung pangalan ko para naman kami disanggang dikit. Sa bagay, parang bata pa siya para mag-ulyanin, di ba? Alam mo, Ambo, nang dahil doon, mas lalo nating dapat kausapin si Mr. President para malaman natin kung ano nang nangyayari sa kanya. Huwag mo sabihin, itutuloy mo pa rin. Oo, Ambo. Kahit harangin pa ako ng 1,000,000 sibat ni Madam Lily, pipilitin ko pa rin kausapin si Mr. President. Ganun ba kahirap ang pangalan niya para makalimutan mo? Paano kung VIP at mga cabinet members na ang kaharap mo? Eh di mas lalo ka nagkamali! Mariano, kapag tayo nabuko, buhay mo ang kapalit! Guzman? Oh. Sir, hindi yung Guzman ang pangalan ko. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang humuli sa kapatid ko. Tandang-tanda ko yung mukha mo. Ang laki ng atraso mo sa pamilya ko. Di ba? Ikaw si Captain Abel Guzman? Ba't ka nandito? Ano nangyari sa'yo? Dati polis ka, nanguhuli ng mga kriminal. Ngayon, ikaw itong pinaghahabol ng batas. Tawagin ko lang si boss niya ka lang. Hindi nyo ba kilala to? Wanted tong tao na to! Pinaghahanap to ng mga otoridad! Ang liit ng mundo sa ating dalawa. Kita rin tayo. Boss, may problema. May nakakilala sa mga kaibigan ni Cardo. Nagluloko mo ako. Excuse me, sir. Good afternoon. Ako po si Lito Balmoria. I own this place. Ano pong problema? Mr. Balmoria, itong mga tao na to, mga wanted to, Mr. Balmoria. Pinaghahanap to ng mga otoridad. Ba't nasa inyo to? Sir, baka nagkakamali po kayo. Siya po si Noel Angeles. Matagal na po siya nagkatrabaho sa akin. Noel Angeles? Mr. Balmoria, hindi ako pwede magkamali. Si Mr. Guzman ito. Noel, Alfred, bumalik muna kayo sa trabaho. Ako nang bahala dito. Yes, sir. Sir, baka pwede ko po kayo makausap sandali. Dito lang po. Let's go. Pasensya na po kayo, ha? Ayan na. Tara, kailangan natin malis. Bakit? Ano nangyari? Masabi, problema talaga. Gamit po, malis na tayo. Tara na! Wow!
Ang laki naman yan, boss! Hindi ko inasahan yan. Ayos. Mapalo ka ba? Eh, sabi ko nga, tayong mga negosyante, pera ang nasa isip. Kaya wala akong hilig sa ganyan. Ayoko sa lahat yung taong mahirap kausap eh. Anong ibig mong sabihin? Saan lang akong makiusap sa tao. Ayoko yung nagdadalawang salita. Sige, bitbitin nyo! Mawaw ka dyan! Huwag niyo pong gagawin to! Huwag niyo pong kapatayan! Bitbit nyo na yan. Yes, boss.